Magandang araw sa ating lahat, mga kababayan. Saan naman tayo sa mundo? Nandito naman tayo sa George R. Vlogs. Ang ating topic ngayon ay tungkol po sa isang survey ng Public Health Asia. Masaya po dito, PBBM dapat unahin ang mga isyo sa ekonomiya ng Pilipinas. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, mga kababayan. Ayon po dito sa payagang balita, mayorya ng mga Pilipino ang nagsasabing dapat unahin ni Pangulong Marcos Jr. ang mga isyu ng ekonomiya. Lalo na ang pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin ayon sa resulta ng survey. Sabi ko dito, in the recent pahayag 2023 third quarter survey, conducted by Public Health Asia, it has been revealed that the concern of Filipino citizens remain consistent with those of the previous quarter. However, significant shift in focus has occurred as the references rise in prices of basic goods has elevated prices, inflation, and the Philippine economy to the forefront of national priorities, pahayag ng Publicos. Approximately a third of Filipinos now identify these economic challenges as the most crucial areas for the president. Base sa pahayag ng survey, 15% ng mga Pilipino ang nagsasabing dapat pagtuunan ni President Marcos ang mga suliranin sa ekonomiya. Kabilang ang nangangusapin ng pangunahing pangailangan at mga bilihin, at 14% ay hinggil sa mataas umanong presyo ng mga bilihin. Samantala, mahalaga rin umanong pagtuunan ng Pangulo ang economic concerns tulad ng paghanap ng trabaho, 12%. Mga alhanin tungkol sa kulang sa sahod, 12%, at ang nagbabantang posibilidad ng kawalan ng trabaho, 10% po yan. In macro and micro concerns among Filipinos, distinct patterns emerge. 25% of those with minimal education prioritize grappling with the rising prices and inflation. The 50 to 59 age group, often in supervisory roles, focuses on economic stability, that is 26% in the Visayas. 78% of voters highlight corruption as a top concern among Filipinos. Yan po ang sabi ng Public Health Asia. At the macro level, 22% of less educated Filipinos struggle to meet basic needs. 22% of less educated Filipinos struggle to meet basic needs. So, ang taas po niya, mga kababayan, 22%. At least educated Filipinos, nahihirapan silang ma-meet ang araw-araw na pangailangan nila, while 19% of 25 to 29 years old face job scarcity and skill mismatches. So yung 25 to 29 years old, mga kababayan, nahirapan silang maghanap ng trabaho, or meron silang pinag-aralan pero yung mga trabahong available ay hindi match doon sa kanilang nalalaman. Okay.
19% ng government workers na dissatisfied with their pay kasi mababa siguro ang kabayan sa minimum lang sila at ang anak nila ay lima, lahat ay nag-aaral, nag-uupa ng bahay, pangbayad ng utilities. Medyo mahirap talaga kung minimum wage earner lang sila, lalo na po yung mga nagtatrabaho ng o sa gobyerno. These findings reveal a diverse array of pressing issues with Filipino society, emphasizing the need to multi-phase solutions that take place ito. Ang isinagawa ang survey na ito noong September 7 hanggang 12, 2023 sa pamagitan ng pag-ugnayan sa 1,500 responded ng mga kababayan. Talagang napakahirap, lalo na po ngayon, lahat ng presyo ng mga commodities, especially daily needs, ay tataas. Kasi sumusunod po yan sa presyo ng gasolina. Pag tumaas po ng prices ng fuel, ng gasoline, siyempre yung mga pabrika, yung mga manufacturing companies, siyempre isas tataas din nila yung mga presyo nila. Pero ang problema, tinataas yung mga presyo nila, hindi naman tumataas ng sweldo. Tapos magkakaroon pa ng unemployment. Siyempre, ang gagawin ng mga manufacturing, mga companies, kung hindi na nila kaya nasweldohan yung mga trabaho nila, ang mangyayari dyan, magbawas sila. So, ang problema dyan, unemployment. Kung saan sila kukuha ng mga pangailangan nila sa araw-araw pagka walang trabaho. Yan ang po ang magiging problema dyan. Tapos mataas ang palitan sa dollar, bumababa ang palitan sa peso. Kaya yung mga kailangan ng araw-araw sa bawat pamilya ay nahihirapan silang tugunan. Kaya yan po, maraming salamat mga kababayan, George Sir Vlogs. So, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-comment, at saka mag-like. At saka huwag kalimutan pindutin yung notification bell para manitipay kayo kung mayroon tayong bagong video. Salamat po ng marami. Again, George Sir Vlogs.